Hi guys. Hello sa inyong lahat, guys. Hello. So dapat kasi i-video ko yung shout out sa iyo, Abe. Hello sa iyo, Berna. Dapat i-video ko tong buhok ko. Hindi ko na na-video kasi nga maraming lumalabas na naman na kung ano-anong issue. And hindi ako nandito para makipag-away, kung hindi para magpaalala. Ayun. Waiting kay Mami Oni. Sayang naman yung hair ko, hindi ko na-video yung reaction nila. Nabaliw na naman si Mama Marie, ginupit ko to mag-isa. Mama Den, ikaw nang bahala sa hair ni Mama Marie pagkabalik ko dyan. Shout out sa iyo, City. So, gaya nga ng sinabi ko kanina, hindi ako nandito para makipag-away kung kanino. Pero nandito ako para magpaalala. Sobra-sobra lang kasing kumbaga, masakit malaman, masakit sa puso lahat ng mga nangyayari. Especially nangyari sa anak ko. Kay Tyrone niya, sa anak ni Mami Tony Fowler. Isa lang naman kasi yung pinupunto ng lahat ng bagay dito. Hindi lang masama si Tyrone niya sa lahat ng mga pang matatandang content, lalo na na-involve si Tyrone niya sa isang broken relationship. Anthony! Si Jamie, maganito na din. Ayun, hindi lang siya ma-involve sa kahit anong content na may kinalaman doon sa broken relationship kung saan na-involve yung kapatid ko. And si Tyrone niya rin, of course. Gusto ko lang malaman din ng iba, kaya kami ganito, it's because tao kami, marami kaming pinagdadaanan. Nandun yung sa nangyaring issue, tapos nawala si Lola. Pagkatapos, nagkasakit si Papa Odi. Marami. And we are trying our very best na maging okay kami, na makabalik kami sa dati naming nararamdaman. Hindi para maging masaya kami sa kalungkutan ng iba. Yan yung dito sa bahay na lagi namin pinag-uusapan, na huwag kaming maging part ng kasiyahan ng kalungkutan ng iba, pero pumapalag kami. Masaya kami kung masaya na yung mga nawala dito sa amin. And alam namin sa sarili namin na marami din silang natutunan at marami rin natulong tong pamilyang to sa kanila. Sa totoo nga lang, sa totoo lang, kasama pa sila sa mga dasal namin kapag nagpipray kami. Na sana kahit papano, mag-guide pa rin sila. Sana maging okay pa rin sila. Kasi laging iniisip ng kapatid ko kung papano na sila. Pagkatapos, may nabasa ako na may nag-post. Kasi natulog ako ng matagal. May nabasa ako na nag-post about sa dating naging parte ng pamilya. And if you were misunderstood dun sa post mo, sana nag-message ka sa taong yun. Hindi yung ang gagawin mo, magpo-post ka na ng kung ano-ano tungkol sa pamilya. Okay? Akala ko dati nung nag-comment ka sa YouTube channel ko na you were really sorry. You've learned your lesson and you are happy for us.
Marami kang sorry, marami kang vlog, bakit ka umalis sa Toro family, bakit wala ka na, etc. And nakapagpatawaran na tayo dun. Alam mo sa sarili mo na malaki ang naging impact namin sa buhay mo. Lalong-lalo na nung mga panahon na nawala ka sa inyo. You know that, Rara. Kaya para idamay mo ako, idamay mo yung hindi naman na-involve dun sa unang nag-post. Na na-misunderstood yung post mo. Dahil syempre, kasama mo si daddy ko, no? Makapagsalita ka sa amin ng hindi magaganda. Hindi ko naman sinabi magsabi ka sa amin na magaganda. Sa totoo lang. Pero nakapagpatawaran na tayo. At lagi namin sinasabi sa'yo, naiintindihan ka namin because you're too young. And ang mahalaga, yung relationship mo sa mama mo. Huwag mong sabihin na ginawa kitang katulong. Yan kasi ang hirap sa lahat ng pumapasok at humihingi ng tulong, nakupkupin sila. Anong gusto nyo? Bilang ate to advice, para kahit saan ka makarating, marunong kang makisama at hindi ka magsalita sa taong tumulong sa'yo. Kapag tumira ka sa isang bahay at humingi ka ng tulong, tinrato kang pamilya, shinare sa'yo lahat ng kung anong sources ang meron sila. Ano, gusto mo ako maglaba ng damit mo? Gusto mo pati lahat ng gawain sa bahay, pagsisilbihan kita? Hindi ba pwedeng magsilbihan tayong dalawa? Kasi kung sasabihin mo na ikaw gumawa lahat ng sa bahay at ginawa kang katulong, ano pa ako? Eh, lagi ko sinasabi sa'yo, ganito maglinis, tinuturuan kita. Ganito, ganito, ganyan. Kung ako nakahilata lang at hindi nagliligpit, may sakit ako nun. Pero that is not everyday. Laging pagod katawan ko, syempre, may bahay tayong inaasikaso, naglalaba ako. Nung time na yon, ako, si Papa Odi, ikaw at si Tyronia magkasama sa bahay. Nagpapatulong ako, nagpapasuyo. Kasi pagbangon ko na naman magliligpit ako, even your room, I cleaned your room for you. Inasikaso ko para maramdaman mo na may sarili ka. Kung hindi mo man naranasan sa inyo. Lahat ng pwede namin ma-share sa'yo ng kapatid ko, ginawa namin kasi gusto namin maramdaman mo na you are welcome. Kung hindi mo man naranasan itong mga bagay na to, kasi nung mga panahon na meron din kaming past, na marami kaming hindi naranasan din. And sinasabi ko sa'yo, nakikita namin yung sarili namin sa'yo, etc. Pinapagalitan ka, pinagsasabihan ka. At ang hirap din sa ibang tao, gusto lang pumunta dito, makasama, magpasikat, tapos wala man lang, sige ate, ako na magliligpit nito. Sige ate, tulungan kita dyan. Total, marami ka namang ginagawa. Yung kusa ba, kahit saan ka makarating, ang tinuturo ko sa'yo, hindi maging pabigat. Kahit saan ka makarating, ang tinuturo ko sa'yo, marunong kang makisama at magaan kang kasama sa bahay. Kasi kapag mabigat kang kasama sa bahay, magkakaroon kayo ng hindi pagkakaunawaan. And ang sabi mo, nung time syempre na umalis ka din, it's because of your personal problem sa family and kung ano yung sinabi mo kay Tony. Okay? Wala akong magagawa if you are misguided again kasi nandyan ka na. I doubt sa ugali ni Daddy Kuno na hindi ka pagliligpitin kung nasan ka, kung sa kanya ka nakasama.
Kasi kahit yan, naglalambing sa akin lagi. Ate, linisin mo naman yung kwarto kasi gusto ko yung linis mo. Ginagawa ko, bakit? Gusto niya ilinis ko eh. Ako ba inisip ko? Ginagawa akong katulong? Hindi. Kasi kung totoong tunay na pamilya, ang trato mo dun sa tao, gagawin mo yung kasi gusto mo siya maging komportable. Makakatulong ka. Sana paalala to sa mga tao na kapag nakikisama kayo, sa hiningan nyo ng tulong, make sure na yung tinutulong nila sa inyo, binabalik ninyo kahit galing sa puso, kahit hindi sa pera. And don't say na hinayaan ka lang na ibuli ng dating grupo. Kasi alam mo sa sarili mong nandito ako para sa'yo. I even taught you na kung paano mo sasabihin kapag sinabihan ka ng ganito. Kasi hindi naman ako papayag na may maaargabyado dito sa loob ng bahay. Kasi naranasan ko rin na ganun, na maaargabyado kami. Kami pa nag-i-encourage sa'yo. Sinama ka pa ni Tony kung saan-saan na mga sponsorships. Papagawa-ipin mo. Kung hindi ka confident pa sa face mo at hindi ka masaya, sige, improve natin yan. Tapos sasabihin mo, ginawa kang et cetera, et cetera dito. I thought you have learned your lesson, pero hindi pa pala. Sana magkaroon ka ng peace of mind sa lahat ng mga nangyayari sa'yo. And kung maraming nagbubuyo sa'yo at nagsasalita sa'yo ng kung ano-ano dyan sa paligid mo dahil sa issue, or just to gain views again and attention, you are not like that. May mga tao kasing ganun eh. Nagpapakaate ako sa'yo dito. Kung yan ang napili mong tahakin na kasama sa buhay, so be it. Pero sana, hindi mo aalisin sa puso mo yung kung ano yung meron kang bait. Rara. Nag-message ka sa amin nang wala ka na dito. After ilang months, message ka ulit. Ang sabi mo, nakahinga ka na. Napunta ka lang dyan sa kabila. Ano, warla na naman? That is being immature. If you are really sorry, nakilala kita, nag-o-open tayo sa isa't isa ng kung anong mga feelings mo, kung anong nararamdaman mo, I even cried sa namatay mong pusa. Kaya hindi ko maintindihan kung saan nanggagaling yung mga salita mo sa akin at kay Tony. Sa family dito. Sa mga hindi nakakakilala sa'yo at hindi mo nakakasama. Ginudge ka nila? Mahilig ka naman magwalang paki ah. Sana bago ka ma-involve sa bagay na hindi ka sigurado at hindi ka kasali. Sana hindi ka na lang sumali. Kasi may pamilya ka. May nanay ka. Eh, ang pinuputok lang naman ng butchi namin dito, huwag isali si Tyronia sa content. And alam ko, minahal mo din yung batang yun. At sa mga kaibigan ni Daddy Kono, na lahat nagsasabi, bakit hindi na lang siya hayaan maging masaya, bakit ganito ganun. Wala po kaming pakialam doon. Hinahayaan. Wala kaming time doon kasi marami din kaming ganap sa buhay. Hindi po kami para silip-silipin siya. Kayo-kayo ang magkakasama. Sabihin mo, kaibigan mo siya sa mga panahon kapag sagad-sagad ka ng nangangailangan.
Kung makapagtanggol ka, akala mo, alam mo yung sitwasyon. Alam mo yung nangyari. Pero, syempre, tao ka lang din. Kung ano yung narinig mo, yun lang. Kung masaya ka, daddy, kuno sa lahat ng kung anong meron ka ngayon. And so be it. Pero tanggalin mo si Tyrone niya sa ano mo. Tanggalin mo lang siya. Kung may natitira ka pang kahit papano, na kaya ka naging vlogger dahil sa batang yun, kahit dun na lang. Huwag mong idikit na lang, kahit konti na lang. Kahit yun na lang yung pa-thank you mo na natawag kang daddy. Hindi mo siya kailangan i-involve at isama sa lahat ng contents ng pangmatatanda. She is healing. Up until now, healing. Maawa ka naman, kamamatay pa lang ni nanay. Huwag ka naman sagad sa kabastusan. I want you to remember, Rara, noong mga panahon na pinatato mo kaming apat. Yung tato mo na sinabi mo dito. I want you to remember those times. Baby, what are you looking at? Ano? What are you looking for? Because I'm being distracted, please. Hello. Please lock the door. Oh, di ba mataray Mama Marie? I want you to remember, Rara, yung mga panahon na inuubos ko yung salary namin ni Papa Odi para gabi-gabi tayong nasa McDo, halos araw-araw tayong nasa restaurant kasi I want you to feel better. I want you to remember nung mga panahon na si Mami Tony may choice siya na magsama ng iba, pero ikaw yung choice niya isama sa mga hotel para maranasan mo. I want you to remember those times na pag nagpupunta tayo ng palengke, nagpupunta tayo ng ukay-ukay para makabili tayo ng mga damit dahil nung time na yan, wala pa tayo masyado. Yung mga bonding natin na yon, para sabihin mo na ginawa kang katulong. I want you to remember those things. Wala akong beef sa'yo. And kung happy ka sa kung nasan ka, I am happy for you. Pero lahat ng tinuro ko sa'yo, lahat ng pangaral na sinabi ko sa'yo, alam mo sa sarili mong madadala mo yan. Kasi walang tao ang gusto ng mabigat ang kasama sa bahay. Walang makakapagsabi na hindi ako kumikilos pag kumikilos kayo. Kasi lahat ng ginikilos nyo, pinupulido ko. Dahil ayoko ng germs, ayoko ng kung ano-anong pwedeng makuha ni Tyrone niya. Maging masaya kayo sa mga buhay ninyo. Kasi kami dito sa bahay, kahit nahiling kami up until now sa nangyayari sa buhay namin, kay Lola, sa lahat ng nangyaring kung ano-ano pa. Wala na kaming ano sa inyo. Basta kung masaya kayo, meron kaming sariling shit namin, dun lang kami. Huwag nyo lang idamay si Tyrone niya, and that's it. Kaya hindi siya nai-involve ngayon sa social media kasi gusto namin siyang maging bata. Gusto namin siya maka-move on sa lahat. Tapos kapag gagamitin sa content ng matatanda, syempre makakaano na naman siya sa cellphone niya. Hindi naman lahat makakapanood nun eh. At hindi naman din lahat may times na hindi mapapanood ng bata. May mga tao nakakapanood, may mga tao hindi nakakapanood. Pero paano when the time comes na napanood? Kayo ba ang nandito para magpaliwanag? Kayo ba ang nahihirapan para mag-explain? Hindi naman kayo ang nagpapakananay sa kanya at nagpapakamagulang. Wala na kayong pakialam kasi
sa nararamdaman at pwedeng maging epekto nito sa bata. Sobrang fragile niya ngayon, maya't maya siya umiiyak. Mamiss niya si Lola. Bakit ganito nangyari sa family? Kaya hindi kami nagpapakita ng ano. Kung may parinigan man ng mga asar-asar galing sa amin, it's because yun ang mga hugot namin sa buhay namin. May mga hugot din kayo sa buhay ninyo. Pero yung mag-involve ng bata, big no-no. Maging lesson sana to sa mga tao. Lalo na kapag nakikisama kayo sa isa ibang bahay. Pag nakikisama kayo sa ibang bahay, may mga sariling rules yan. Sariling paraan ng pagliligpit, sariling routine. Ikaw na tinulungan, ikaw pa galit, ikaw pa ungrateful, parang nagsisisi ka. Eh last time lang ang sabi mo, thankful ka, nakahinga ka na. Huwag ka masyadong magpubuyo-buyo sa lahat ng maririnig mo sa paligid mo. May sarili kang pag-uutak kahit maimpluwensyahan ka ng ibang tao. Lagi mo na lang isipin yung nanay mo kung paano ka pinalaki. Kung nakakalimot ka man. Yun lang naman ang gusto kong ipunto dito. And sa kapatid ko, kung ano man ang actions na gawin niya, feelings ngayon at labas na ako dun. Kung magsik siya sa akin ng advice, nandito ako para sa kanyang full support. Kasi madalas, may mga taong hindi matututo kapag hindi nila sagad natanggap ang punishment or consequences na ginawa nila. Kung maraming naiinis sa akin kasi ganito ako, ganito, ganyan, ganito, hindi sa ikabubuti mo? Hindi sa kailangan ng katawan mo? Ang priority ko dito, guys, si Tyrone niya, bukod kay Tony. Yung buong Toro family, support naman yan eh. Yun lang yung gusto ko sanang ma-share din sa inyo na mailabas ko dito. Nagpapaalala lang ako ng mga bagay. Para din maliwanagan din yung iba. Ayaw namin ng hate. Kasi okay na lahat. Even kami lahat kami dito healing. Sunod-sunod masyado lahat. Kaya hindi ko makuha yung punto kung bakit ano. Though, yung vlogger nga na yun, humingi na ng dispensa kay Tony. Na-appreciate ko yung paghingi mo ng dispensa. Pero sana ma-appreciate mo rin yung kung maging mataray man sa'yo si Tony dahil isa siyang nanay. Huwag kang magpabuyo sa lakas ng dating ng iba at kung paano ka kausapin. You have your own talent na makapagpasaya. Ayun lang. Nagiging ate ako sa lahat. And I hope sa lahat ng mga nawala dito sa buong Toro family, magkaroon kayo ng peace of mind and mahanap ninyo yung totoong happiness without our shadows. Without our shadows. Sana mabuhay kayo ng masaya without our shadows. Though, naging parte kayo dito at hindi maiiwasan, sana hindi nyo nagamitin yung mga bagay na yun kasi nakatulong din yun sa inyo. Ayun lang. Thank you so much. Hindi ko na i-vlog tong hair ko. Dapat ilalabas ko to eh. Pero wala na. Nakita nyo na. So, ganito nyo na ako makikita lagi. Maraming salamat sa lahat po ng sumusuporta sa buong Toro family. Especially po sa leader po ng buong Toro family. Si Tony Fowler.
we are doing our best to protect her. Her feelings, Tyrone's feelings, emotionally, spiritually, everything. At kalmado lang kami. Kung hindi man kami kumalma, it's because sobra na. At shout out po sa inyong lahat. Makyot. At kahit ano pong sabihin ninyo, hanggat may Tyrone niya na humahawak sa kamay ko, sa kamay namin, at laging hinahanap kung paano ko siya alagaan, bullshit lahat ng sinasabi niyo. Kasi she is a living proof na hinahanap-hanap kung paano ko mag-alaga. Yun lang, nag-brag lang ako ng konti. At ang kapatid ko, ganun din. Alam nila yan. And since nawala na si Lola, gusto ko lagi nararamdaman ng pamilya ko na I am here na mag-aalaga sa pamilya na to. Sana ganun din kayo sa family ninyo. Huwag niyong pag-usapan sa contents ninyo yung bata. Pag-usapan niyo na lang yung family problems ninyo. Total, di ka na part ng family na to. Yung family mo na lang yung pag-usapan mo. Ganun na lang. So, thank you so much sa panonood sa akin at pakikinig. Shout out po sa inyong lahat, hindi ko na kayo maiisa-isa. I hope nagustuhan niyo yung hair ni Mama Marie. I love you everyone. Thank you so much. Tapos na po ang live ko. Nakapag-open lang po ako sa inyo. And I hope everything will be okay. At abangan niyo po ang Miss ECQ 2021. So, basta po yun po ang advice ko sa inyo, sa lahat po na makikisama sa bahay, sa ibang tao. Gawin po natin yung best po natin para hindi po tayo maging burden sa kanila kasi they opened their doors to you. They welcomed you. Ayun lang. Kasi hindi pwedeng tanggap lang tayo ng tanggap. Kailangan nagbibigay tayo sa ibang paraan. Maraming salamat. Till next time.